City, di ba? Makikita ko yung pangalan ng abogado kung sino nagpa, ano, kung buhay pa o kung paano. Bakit wala? At bakit may kakambal na numero? Kong, ito siguro kung meron man tayo talagang nakakapagtaka. No? Ngayon lamang po, nagkaroon ng squatter na Amerikano. Eh, di ba po, kaya nakakapagtaka lang eh. Pambihira ang yaman-yaman, ganun na nangyari. So, ang tanong ko dito, Kong, sabi nila, nasabi ni Speaker, move on na. Tapos may nagalit nga pong isang congressman din na bakit mag-move on? Kayo po ba sa tingin niyo dapat na mag-move on? O ano po ba ang inyong opinion dito? Wala naman silang choice, Byron. Eh. Bakit ka mo? Gusto ba nilang patunayan uli na sila ay above the law? Nagpasya na yung ano eh, yung kongreso eh. Ngayon kung iniisip nila na nung napanganak ang mga Lopez ay nakadugtong sa puso nila yung prangkisa, kalimutan na nila yon. Hindi ganoon ang nangyari. Ang prangkisa natin ay nananatiling pribilehiyo sapagkat ito ay pag-aari ng ating pamahalaan. Kung hindi sila mag-move on, nasa sa kanila na yun. Pero ang batas ay batas. Lahat ay pasasakop sa ating mga batas. Kung hindi ho ba kayo natatakot sa people power dyan sa Congress na 100 tao? Kasi 100 tao, nagra-rally daw dyan lagi sa Congress eh. Hindi... Nakatatakot yun, Byron. Kasi ano ba ang ibig sabihin ng 100 tao? Yun ba ay nagsisimbolo na talagang wala nang naniniwala sa kanila. O pakitang tao lamang yon para piliting kaming kumbinsihin na mali kami. Kung ito na lang po, yung tinatanong na iba, ito naman yung kanilang pinapalabas ngayon, yung People Initiative. Ano po masasabi niyo dito sa People Initiative nito? Iyan ay pwedeng i-file yan siguro sa sepulturero ng Manila North Cemetery. Alam mo kung bakit. Bakit po? Yung batas na yan ay nagawa. Palagay ko 33 years ago yun eh. Wala pa akong nakitang gumamit niya na nagtagumpay. Panahon ni President Fidel Ramos, ginamit niya. Panahon ni dating President GMA. Napakahirap niyan. Bakit ka mo? Kailangan kasi, unang-una, makapagpakita ka ng signature. 10% ng ating registered voters. Kung halimbawa, 60 million na registered voters mo, Byron, inaasahan ng COMELEC, at least meron kang 6 na milyon na nakapirma at susuriin yung 6 na milyon na yan. Pagkatapos, susukatin nila kung bawat distrito ng bansang ito ay nagre-represent at least 3%. Paano kung isa sa amin, halimbawa yung distrito ni Kong Boying, ay talagang magkampanya siya, isisiro niya halimbawa sa distrito niya, edi wala rin mangyayari. Kasi bawat distrito kailangan meron 3%. Ay, grabe. Imposible. Ay, pero magaling sila sa numero, di ba? Yung kanilang 4,000, nagiging 11,000 nga. Tapos sabi pa ni Maria Ressa, 11 million. Baka naman mag-increase bigla yung mga pirma-pirma nila, Kong. Hindi, yun po. Kong, ano, ito, ano lang, no? Para lang rin malaman ng ating mga kababayan, because I'm sure they will appreciate it also, no? Alam po ninyo, hindi lang po ito ang unang pagkakataon na si Kong Barkoleta ay tumayo para sa interes ng mga kababayan natin, no? Kasi nung nakaraan naman kongreso, no? Si baka hindi po alam ng mga bayan, baka hindi alam na nanonood, na siya rin ang nag-file nung 1,000 pesos na budget para sa CHR. Kung tanong ko lang, no? Kasi ang sabi nga pinag-usapan, ang SAGIP is supposed to be ang advokasya po ninyo is yung mga poorest of the poor. At yan rin ang sinasabi ng CHR na kanilang ipinaglalaban. Bakit nyo naman po naisipan at that time na mag-file ng ganon the budget sa CHR? Actually, Kaloy, hindi naman file yun, motion yun sa floor. Okay. Kasi nung nag-interpellate ako, tinatanong ko sa kanila, paano ka ako yung mga ginawa ka ako ng mga private armies. Halimbawa ka ako yung Abu Sayyaf. Marami ka akong nagawa ka akong mga paglabagyan at maraming na-damage na mga pamilya rin. Hindi ba nyo ka ako titingnan yun sapagkat ka ako eh hindi naman mga government agents. Ang sabi ni nung sponsor,
na binubulungan nung chairman ng CHR nung panahon na yon, wala silang jurisdiction yon. Pagkatapos tinanong ko, paano ka ako yung mga pumatay ka ako sa ano sa SAC 44? Hindi natin alam kung sino yun, pero mga private yun. Hindi po namin jurisdiction, sabi nila. Paano ka ako yung ano, magkagulo sa Marawi? Hindi nyo rin ka ako jurisdiction yun. Hindi nyo ba alam ka ako yung human rights? Sabi ko, yan ay civil and political rights. Paano yung mga nag-aaral na mga bata ron? Yung gustong mag-asawa na napatay yung boyfriend. Yung gustong mag-aaral. Yung nagbi-business. Lahat ka ako ng kalagtarapatan na ipagpatuloy ang kalakaran ng buhay doon, nasira, na-damage, hindi ba nyo jurisdiction? Hindi po, sabi nila. Saan mo ka ako nakita yun? Eh, sabi niya, yung, alam po rin nyo kanya, yung United Nations Charter on Human Rights, teka muna ka, kung pinag-usapan natin ang ating bansa. Tsaka na natin pag-usapan yung United Nations. Ano ba ka akong sinasabi na saligang batas? Alam mo ba ka akong sinasabi na saligang batas? Eh, yung sponsor kasi, hindi naman niya maintindihan din kung ano sasabihin niya. Anong panahon na yun? Ang sabi ko rito, kung babasahin mo yung saligang batas, ito lamang ka kung subject ng human rights, ang pinakamaikli. Na-memorize ko na nga ito, dalawa sections lang ito. Ano sinasabi? All forms of human rights violation. Walang itinatangi yan. Hindi sinasabi sundalo lang. Hindi sinasabing police. Gusto mo basahin ko sa iyo, kako eh? Yung proceedings ka ako ng Constitutional Commission, kung anong sinabi, including the NPA and private armies are subject to the violations of human rights. O sabi ko, Mr. Speaker, kung ganito po ang kanilang tayo, ibigyan na lang natin ng 1,000 ito. O, yun ang pinag-umpisaan noon. O di pinagbutuhan, nanalo naman ako eh. Alam mo nangyari doon, Kaloy, Byron, yung sumunod na budget hearing. Sabi ko kay CHR chairman, gusto mo ulitin natin, chairman? Hindi na po kanya. O sige, papayag ka ba na igagawa kita ng infographics sapagkat mali yung ginawa mo? Ito yung dati mong infographics, hindi base sa saligang batas. Ito ka ako yung bagong gawa. Basahin mo kung hindi nakasalig sa saligang batas. Tinignan niya, tama po yung sa inyo. Pirmahan mo ka ako. Pinirmahan niya, hindi na ako nag-interpelate. Totoo nangyari nito, pag magkita tayo, Brian, o kaya, Kaloy, kung may pagkakataon ka, bibigyan kita ng kopya ng pinirmahan niyang infographics ko. Ay Kong, hindi kung gano'n naman pala, para talagang napakaraming mga opisyal na hindi nagbabasa, no? Pati mga abogado alam din mo, nagbabasa. Alam mo, lang, magbasa lang sana sila. Eh. Kasi alam mo, napakahirap talaga ng pagbabasa, lalo na kung mata mo medyo malabo na katulad ko. Pero ako, matyaga talaga ako eh. Yun siguro yung isang masasabi ko siguro katangian, masasabing katangian, Byron, ano. Pero pag binigay mo sa akin ng papel, talagang pagsisikapan ko, lalo na kung kasangkot sa tungkulin na dapat kong gampanan. Alam mo kung ano yan eh, na malabo man siguro yung mata mo, parehas po tayo kung nakasalamin, pero yung utak ninyo eh, walang kakupas-kupas. Sa saludo po ako sa you know, the details na nakikita ninyo doon sa mga ako kasi like siya sabi to dahil dito sa hearing na to na sinubukan ko basahin yung proceedings of the Constitutional Convention and I applaud you, no? That talagang alam po ninyo at alam ko kung gaano kahirap basahin yung transcript na yun eh, no? So salamat Byron, pero sa totoo lang dinala ko nga yung kopya ko kay Ginoong Carlo Katigbak eh, para pa kasi nga yung unang sabi nila eh kung ano na lang dahilan niyan eh. Pinakita ko sa kanya kapag nabasa mo itong first 10 pages ka ako nung binigay niyo sa amin, hindi na ako sasama sa pagdinig na ito. Eh tinignan niya. Hindi ko rin po makita kanya, hayaan niyo po na papalistan ko. Kasi binigyan nila ako ng medyo malinaw na, pero mahirap pa rin, Carlos. Hirap pa rin ako pero eh talagang ganoon eh. Baka sinasadya po talaga nila para hindi nyo basahin na. Ay, yung isang, alam mo, ito pa yung maganda. Yung isang malinaw-linaw, Byron eh. Alam mong ginawa nila? Pinaliit nila eh. Yung reduce nila yung photocopy. Pero talaga pong ganun ang mga gawain ng iba. Kasi ako po, artist po kasi ako. Actually, ako po ang nag-manage kay Mocha noon. Eh talagang mga ganyang yung mga sinatawag namin mga abusadong mga management o kaya ano. Talagang nililiitan yung sulat eh para hindi makita.
Mm-hmm. Eh, siguro nga, ang iniisip nila, hindi naman nila babasahin yan. Sino ba naman kanyang babasahin pa yung napakakapal na yan? Lalo na nga eh, hindi na nga malinaw. Ang tiyaga naman yan, sabi siguro. Ayun. Kasi na underestimate nila yung pagtitsaga natin, Carlos. At mga naman, sapagkat kahit pa paano, nailatag natin yung totoo. Yun po, nahuli tuloy sila, lalo na nga po doon sa titulo. Kung matanong ko lang, nung last day po nung proceedings, nagsalita po si Kong Mike, nakasama namin kagabi, at si Speaker nagsalita, at kanina rin doon sa inilabas na statement ni Speaker Cayetano, na sinasabi nila, hindi daw ito about press freedom, but rather this is about going after the privileges and the entitlements no, na naibigay sa isang pribadong pamilya no, na to utilize nga yung ating national patrimony para pagkakitaan. Na hindi naman daw ang kalaban dito ay yung mga empleyado ng ABS-CBN, kung hindi, yung pamilya, no, particular dito ang mga Lopez. Ano po ang opinion nyo rito? Is this an issue of press freedom or is this an issue of yung public welfare versus private interest? Yung pambansang kagalingan kasi, Carlos, ang dapat namang ibabaw doon eh. Inaamin naman namin na meron talagang may sasakripisyo dito. Kasi pagka naipakita namin na hindi na kayo karapat dapat nabigyan sapagkat ang daming paglabag. Yung sense of entitlement ninyo, eh, kalimutan na lang natin yun. Walang entitlement dito. Dito nga sa ginagawin nila ngayon, parang yung prangkisa is a demandable right. Hindi. Kaya ako nakikiusap sa kanila, huwag sana nilang gagamitin yung kanilang mga empleyado na parang sila na lang ang magsalita para sa kanila. Sana sa ganitong kalagayan, ini-invite ko pa rin si Mr. Carlo Katigbak, kahit kaming dalawa na lang. Gusto niya, ulitin namin doon sa puntong hindi maliwanag sa kanya. Pagtitsagan kong ipaliwanag sa kanya kung bakit gano'n na nangyari. Kung gusto lang pa paabot ng mga nakikinig ha, na 10,000 mahigit na po ang nanonood sa inyo ngayon at ang lagi nilang sinasabi, pasensya na pero I have to bring this up eh, yung tumakbo naman po kayong senador, palitan nyo na po yung mga hindi nagbabasa ng mga senador natin sa 2022. Yun lamang po. Eh, kami naman po susuporta sa inyo dahil kitang-kita naman eh. Alam namin na mabigat yung kalaban, yung ABS-CBN, pero and yet talagang pinanindigan ninyo. Ako po kong dudublihin ko lang no, I will second the motion no, sinabi ni Byron. And normally po sinasabi ng mga tao pag tumakbo ka, hindi, wala akong kapital o wala akong hindi ako mananalo. Ang sa akin po kong ang puhunan niyo po is yung inyong tapang at kagalingan dito sa issue na ito. And sa akin yun lang po no, is enough para dapat makita ng mga tao yung like I said, yung quality no ng inyong pagsisilbi sa bayan. Puro senator na ang tawag sa inyo ngayon eh. Senator Marcoleta, ayan na po, puro senator na sinasabi nila sa inyo. Oo, Senator Dante Marcoleta 2022. Oh. Ang sa akin kasi muna ay gusto ko lamang ulit-ulitin at palitawin na yung ginawa ko kasi ay parte lamang nung dapat kong gawin kaugnay nung katungkulan na hindi dapat gantimpalaan kasi talagang tungkulin yun eh. Parang tayo ay kahit anong klaseng opisyo yun, kung mo yun ang gawain mo, pagsikapan mong gawin. Hindi dahil sa, ngayon kung halimbawa sasabihin nila na karapat-dapat po kayo sa ganitong posisyon. Malaking karangalan 'yon Byron, Carlos, pero nahihiya ako na sabihin sa inyo na kahit hindi nila ako pangakuan ng ganun. Uulitin ko kung kailangan ulitin 'to. Uulitin ko pa rin 'yung ginawa ko. Nako, Kong, kami po ang unang-unang mga kampanya sa inyo ng libre na wala pong ano dahil talagang nakita naman namin eh. Makitang-kita naman po na sa katunayan nga po Kong, ang dami pong nagbago ang pananaw sa House. Kasi ngayon lang naging effective yung House eh, House leadership. Kasi mas gumalaw pa po kayo kaysa sa Senado. Pasensya na po ha, pero totoo 'yun. Sa Senado, wala pa yung investigation, ipapasa na nila.
Nagtaka nga ako, gusto na kagad nilang ipasa. Eh, sa inyo po, talagang binusisi nyo po lahat talaga. Kaya marami po talaga natutuwa sa inyo, sa inyo pong buong house po. Saka, kredito sa buong House of Representatives, lalong-lalo na po sa aming leader, si Speaker Alan Cayetano. No, matanong ko, may gusto ko lang, actually hindi ito tanong, no? Gusto ko lang malaman rin ang ating mga kababayan at sana ma-discuss ko rin ng konti. Na aside from itong paninindigan ninyo, yung CHR nga, itong sa ABS-CBN, ang advocacy po ninyo under sa Sagay Party List, and nandiyan po yung free education, pre-basic medicines, no? So, hindi po kayo bago sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga kababayan po natin. Kasi Carlos, wala pa ako sa Kongreso. Ako mo ang karaniwang hinaharap na problema ng mga mahihirap. Puro ejectment eh. Mm-hmm. Kaya sa dami siguro ng mga komunidad na pinagsikapan kong tulungan, pero ang debacle kasi no, ng dilema, yung nag-iisa ka lang. Kunyari, private practitioner ka. E di, halimbawa, dalawang komunidad lang ang natutulungan mo kasi motion mo, appearance mo, sarili mo, driver mo, ikaw eh, di ba? So, gusto mo tumulong pero ang capacity mo na tumulong ay dependent dun sa kaya ng katawan mo na gagawin. So, merong nag-advocate na ano kaya kung sumama ka sa party list kung para mas marami kang matulungan. Nakita ko yung opportunity, Carlos, Byron. Totoo naman eh, na kahit nag-iisa ka, pero nasa Kongreso ka, meron kang added capacity. Kaya, sa totoo lang, medyo dumami yung natutulungan namin sa iba't ibang mga kaparaan. Kung, isasabi ko na isa sa mga tawag dito, yung mga nasa kabilang panig no ng issue na to is si Congressman Lagman na dati kasama niyo doon sa bloke nung ng minority no. Nag-uusap pa ba kayo? Have you had a chance no, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na mapag-usapan itong isyung ito kasi mukhang gigil pa rin po sila at hindi pa rin nila maintindihan kung bakit hindi nabigay yung prangkisa. Kilala ko si Kong Edsel Lagman, broad-minded dyan. Pag nakita kami dyan, magingitian lang kami. Kilala niya ako at kilala ko rin siya. Alam niya kung paano ako makipaglaban dun sa advocacy ko. Kilala ko rin siya. Uh-huh. Kaya hindi kami nagka-class eh. Pagka nakita kami, magingitian lang kami. Alika Dante, magkapit tayo. Okay. Ganun lang. Kung may kumakalat ngayon na fake news na Quezon, kaya daw nyo inipit itong franchise ng ABS-CBN, dahil daw ibebenta ng gobyerno ito sa mga incheck, may isang dating taga-ABS-CBN ata ang nagpakalat nito. Meron ba kayong idea tungkol dyan? yung prangkisa lang kasi ang nakataya doon. Eh. Kailangan nyo lang ang pag-usapan namin. Kung ano man ang nasa likod doon, wala akong alam doon. So, kayo po eh, yung bintang nilang nasa likod daw ng pagpapasara nitong ay si Pangulong Duterte. Kayo ba eh, kinausap ng Malacanang in any way? Nagparamdam po ba sa inyo ang Malacanang? Sana naramdaman ko man lang kahit hangin na ba dumaan sa akin. Wala. Ang totoo niyan, miski si D.S. Pulong, hindi ko nakita sa buong panahon na nadinidinig namin. So, totoo ito sinasabi ko sa inyo. So kasi nung alingan po yung in-influensya kayo ni... Ko na marami akong katibayan na mapapatibayan natin na ito'y talagang amin lang sa House of Representatives. Kasi isang napaka-importanting bahagi ng ating kasaysayan. Ito ang pinakamalaking broadcasting company. Kung hindi natin aayusin ito, magiging template ito at wala nang sigurong mabuting magagawa kung hindi magpakita tayo ng magandang halimbawa. Kung sabi ni nabasa ko sa statement rin ni Speaker, sabi niya na yung kapasidad na gumamit ng media para sa propaganda hindi lamang limitado sa gobyerno at in fact nagagamit ito ng mga privado individual. Sabi rin ni Kong Mike Defensor na ang mga officials natin no
compared to doon sa oligarchy, eh temporary. Ang presidente magpapalit after 6 years, you know, pabago-bago yan. Whereas the oligarchs are entrenched and nandyan po talaga sila, taon, dekada. In fact, iba centuries na ang pag-ahari-harian sa ating bansa. Do you see this as a umpisa na ba ito or pagpapatuloy nung kampanya na ni Pangulo laban sa oligarchy? Do you see this as that part of a parang ganong klaseng krusada? Kung ito ay may tuturing nating isang-isang starting point at napaka-importanting starting point. Sino ba yung nagsabi kung hindi ako nagkakamali, si Lao Tse. Mm-hmm. Ang sabi niya, the journey of 1,000 miles starts with a single step. Palagay ko, kung ito'y umpisa, mm-hmm, hindi ako nawawalan ng pag-asa sapagkat sabi ko nga sa iyo, yung pang isyong natalakay namin kaugnay ng prangkisang ito ay padadaluyin namin doon sa Blue Ribbon Committee. Siguro tingnan natin mula doon kung ilan pa yung maisasaayos natin na maraming problema ng ating bansa kinasasangkutan ng mga oligarchs. Kung anong pinakamabigat sa inyo na ano? Sa lahat ng narinig ninyo, sa lahat, sabi nyo ka na 95% naman ng inyong mga nandun sa opening statement nyo, yung mga inyong pinuna na possible violations or the violations ng mga Lopez, no? Sa kanilang pagpapatakbo sa ABS-CBN, ano doon ang inyo ang masasabi niyo yung pinakamabigat na ano, parang turning point sa yung nagpasakit ng aking puso, pasakit ng loob ko. Yung pandaraya nila sa buwis. Sapagkat kumita na sila ng billion-billion. Sige, nagamit na nila yung PDRs, napaikutan na sa marami nilang holding companies. Andun na ako. Pero para pahirapan nila yung gobyerno, parang sa tingin ko, lahat na ng paraan ay gagawin nila, legal man o hindi, lalo na yung mga tax shields na ginamit nila, para lang ipakita sa gobyerno, hindi ako magbabayad ng basta-basta lang, pahihirapan kita. Yun ang masakit ang loob ko. Sapagkat yung revenue, Carlos, ito lang naman ang kailangan ng gobyerno para maitaguyod niya yung pananagutan niya sa ating mga mamamayan in terms of public services. Titipirin mo ba siya? Kaya palagi kong ginagamit na halimbawa, yung namimintuo ka, nanliligaw ka. Special privilege to. Ngayong nakuha mo na yung oo ng Estado. Ngayon pala, titipirin mo pala. Halos ayaw mo nang magbayad. Ipinakita ko sa isang kasong sinetel nila, 2.5 billion pesos. Ang final settlement, 152 million. Katumbas ng 3.8%. Bakit hindi ka magdaramdam doon? Sarili mo ng gobyerno, dinadaya mo ba? Kaya sabi ko nga alam mo pinakamahirap na nilalang sa mundo, yung daga. Pero ang pinakamahirap sa daga, Byron, Carlos, yung tinatawag na dagandingding. Kasi ang dagandingding, nabubuhay na lang sa mumu. Kung alam mo yung mumu, yung konting pagkain tumitilamsik sa pinggan natin, ganun ang pagtuturing nila sa ating pamahalaan. Yun ang ano ko, yun ang medyo, yun iba mabibigat din. Pero dito na kapag parang madudurog ang puso mo Nung ina-analyze ko kung paano nila ginawa yung mga tax shields nila, talagang wala silang kahandaan na magbayad ng totoo. Samantalang kung babasahin mo yung kanilang prangkisa, nandun sa Section 7 yata yun, lahat ng karampatang buwis babayaran niya. Hindi yung kailangang idemanda pa siya ng BIR. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ang BIR naman, puro settlement na lang. Lima yun Isa lang ang aking ipinakita. Kong, medyo magic number na po tayo ngayon. 11,000 na po ang nanunood. 11 na naman po. Anyway po, kung ito lang ang laging tinatanong ng iba, meron bang pagkukulang sa gobyerno din? Bakit nakalusot ito? Ultimo lahat, NTC, BIR, paano nakalusot yung ganito? Masasabi niyo bang may pagkukulang talaga ang gobyerno dito? Yung mga ibang ahensya ng ating pamahalaan, nakikita ko mayroong pagkukulang. At inisa-isa naman namin yun. At maski na yung NTC, sinabihan ko na siya. Sa totoo lang, siguro sa kasagsagan ng pagdinig namin, nasabi ko nga doon sa NTC commissioner natin,
siguro magbitiw ka na sa tungkulin mo sapagkat natutulog ka sa pansitan, sabi ko. Mm-hmm. Bakit itong dalawa hindi mo sinasara samantalang kasama doon sa sitio? After one week, nakilala niya yung sinasabi namin. So, sinara niya. Kumbaga, nakabawi ng konti. So, bilang tugon sa sinasabi mo, may mga pagkukulang. Malaki itong ABS-CBN. Maaari siyang makapagbagsak ng isang tao, privado man o public. So, takot sila. Kaya nga sa laki nila, sa panahong sigurong nabuhay sila sa ganung kalagayan, ang naisip nila, entitlement nga eh. Kaya sabi ko, nung mapanganak ang mga Lopez, nakadugtong sa pusod nila yung prangkisa. Mali po yun. Kalimutan na po rin. Ito, gusto ko lang ano rin, no? Sabi nyo kanina, na-touch talaga ako sobra doon sa sinabi ninyo na ang mabigat sa inyo yung hindi pagbayad sa tamang buwista. Sabihin na natin, no, let's take yung argumento, no, tanggapin na natin yung argumento ng mga supporters ng ABS-CBN na legal siguro yung kanilang ginagawa, pero hindi moral. Ang ano ko lang, gusto ko lang iklaro, kasi pag sinabi kasi natin nagnakaw sila sa gobyerno, that's hindi si pagbayad ng taxes, parang nagkakaroon po ng distansya sa mga tao. Hindi po yung gobyerno pinagnanakawan nila, kundi yung taong bayan. Kasi ang taong bayan, sila rin yung gobyerno eh. Sila yung sinasabi nyo kaninang hindi tuloy nabibigyan ng tamang pagkalinga. No? Tama ka doon, Carlo. Kasi doon sa revenues lang, pananagutan ng pamahalaan yung pagkalinga niya sa kanyang mga pamamayan. Kapag kulang-kulang yun, nagkukulang din siya sa pangangalaga. Alam mo yung tax evasion at saka yung tax avoidance, kukunti lamang ang pagitan nito eh. Magpakaingat ka doon. Kapag ka na-cross mo ng konti yon, babagsak sa tax evasion. Isipin mo na kailangan bang magparehistro sila sa PESA? Bakit yung bang digitization eh, sa PESA company o sa PESA area mo lang gagawin yon? Wala naman silang produkto eh. Ang produkto nila ABS-CBN. Pinihit lang nila ng konti. Para sa ganun, mapanood sa ibang bansa, dali ba ang technology doon? Pero hindi export yun, Carlos. Hindi export yun within the strict meaning of what export is. Oh, pagkatapos eh, para lang maiwasan nila yung pagbabayad ng buwis. Para yung dividends nila pagka nagkahati-hati. Zero rated kasi pagka within subsidiaries. Eh. Kitang-kita mo yun, napakaliwanag. Ang masakit nga doon. Sino ba nagkalug sa'yo ng biyaya na ito? Hindi ba yung gobyerno? Bakit kung abutan mo parang mumu na lang? Paano magagampanan ng gobyerno itong kulin niya? Eh, ang naiisip ko yung mahihirap eh. Ito nga yung sector ko eh. Byron eh. Carlos eh. Kung ito, pasensya na po pero maisingit ko lang ha. Alam mo Carlos, ang nakikita ko talaga dito kay Kong eh, para siyang si Presidente no. Yung tapang niya, yung talino niya, at saka yung malasakit. Kitang-kita mo talaga yung ano. Kaya maraming ang nagsasabi, pasensya na, pero babasahin ko lang ha. Ang tawag nga sa inyo, Presidente. Kasi nga, kaya Presidente na. Hindi to biro. Oh. Kasi bibihira po yung ganyan, sir. Totoo lang, bibihira yung makahanap kami ng kakampi namin, kakampi ng taong bayan. Yung, hindi siguro alam ng ating mamamayan. Ito, niminsan eh, hindi pa kami nagkausap ni Presidente Duterte. Sa totoo lang. Ito, totoo po ito. Miski sa telepono, o miski yung nagkaharap kami, yung nagkausap man lang kami. Nagkita kami pero yung parang passing lang na ganun. Dahil halimbawa, nung nagmi-meeting kami dun sa medyo may konting issue yung Bicam. Pero malayo ako eh. Nakikita lang niya ako, nagsasala. Pero yung mag-usap kami, wala pa po akong naging opportunity na makausap ko ang Pangulo kahit na minsan. Totoo po yan. Tingin ko po magkakaintindihan kayo, lalong-lalo nang sinabi nyo. Itong issue no, ng taxes. Kasi nga, ito eh, hindi lang kasi naiintindihan ng karamihan sa atin. Kasi nga, yung institutional, I guess, na distrust, no? Ng iba sa ating mga kababayan pagdating sa gobyerno, pag pinag-usapan ng buwis, iniisipan na nakawin ng gobyerno, na nakawin ng gobyerno. Pero sa totoo lang po, eh, importante talaga itong pagbabayad ng tamang buwis. Lalo-lalo na kung ang pinagkakalandakan mo na slogan is in the service of the Filipino. Eh mukhang in the servitude, for the servitude of the Filipino yung kanilang ano, yan, no? Mas
Ginalitan ko na yun, Carlos, to sa summation ko, hindi mo lang napansin. Ito baka ako in the service of the Filipino o disservice in the Filipino? Yes, tama, tama. No? Talagang inaabuso po nila eh. At saka, ang natatawa pa ako nito, isa sa mga pinagyayabang nila, o isa sa, hindi naman pinagyayabang, isa sa mga ginagawa nila depensa na pag may kalamidad daw, eh unang-una sila sa pagbibigay ng mga donation. Pero pag titignan nyo naman, actually, unang-una sila sa pagsusulisit ng donation. So tayo rin naman yung nagbibigay ng donation, sabay sila lang yung nagtitake credit sa pagbigay ng donation. No? So, totoo yun. Ang gusto ko sanang malaman doon, ilan naman doon sa donation yung iniwalay mo na sarili mong gastos? Kasi baka yung pagpunta nyo sa mga dako ng mga kalamidad, sinacharge nyo rin doon sa donation. Dapat yung pansarili naman ninyo, alimbawa yung mga tao nyo, yung upa ng mga tao ninyo, yung ginamit yung mga sasakyan, tsaka iba't iba pang mga dapat gamitin, yung tinatawag nating logistical support, dapat nanggaling na sa inyo yun eh. Di ba? Gaano ba yung talagang nanggaling sa kanila o puro galing na lang doon sa mga tao? Wala pa akong nakita na ginawa nila na hindi sila nag-plus ng mga napakaraming accounts sa television, local and foreign accounts. Pagkatapos eh, i-attribute nila kapamilya. Mali naman yun ata. Alam ko kung saan nyo makikita yun. Tignan nyo sa kanilang tax declaration. Baka nandun sa tax deductible charity contributions. Maaari yun. Kasi pati withholding tax at saka yung compensation ng withholding tax na hindi naman sinasali yun eh. Kasi yung nakaltas na ng gobyerno eh. Pati ba naman final tax si sinama nila ron? Pagtingin nila sa amin, mang-mang baka may lahat dun. Ganon kasi ang pagtingin nila sa lahat ng... Akala nila lahat kami ganon na hindi nagbabasa. At akala nila mang-mang ang mga congressmen. Baka naman kung nalito sila, akala nila sa Senate yung hearing. Kung binabasa ko po yung komento po ni Senator Grace po na sa move on, ang tila ang dating wag muna mag-move on, dapat daw parang sinisisi pa kayo sa magiging fake.